Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung akasikuhin niyong mabuti, yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya. Ngunit hinahamak ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasa saad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mahalaga po sa kung kayo po ay papasok sa isang relasyon, sa pagkakaibigan man yan o sa pag-aasawa, basic po yon yung foundation na ang magpapatibay sa inyong relasyon ay kung gaano ninyo ipinakikilala at binubuksan ang inyong sarili at kung paano kayo nagpapakilala sa isa't isa. Importante po yon sa isang relasyon. Yung nakikilala nyo ang isa't isa. Malinaw po ba? Okay. Tingnan natin. Sa Ebanghelyo, si Jesus, kung babalikan po natin, si Jesus ay lumapit kay Pedro at sa lahat ng mga alagad, nakipagkaibigan si Jesus dito sa mga alagad na ito. Binuksan ni Jesus ang kanyang sarili, ibinahagi ni Jesus ang kanyang buong pagkatao, maging ang pagka-Diyos niya, kung sino siya, saan siya nanggaling. Tinanggap ni Jesus itong mga alagad na ito sa kahit na pangit at magandang pagtingin sa kanila ng mga tao. Nakakuha po ba? Okay. Ngayon, ipinapakilala ulit at tinatanong ni Jesus, sa loob ng panahon na magkakasama tayo, ano ang naririnig nyo tungkol sa akin? Sino ako? Ayon sa sabi-sabi. Pero ang higit na mahalaga, yung tanong nila, ikaw, kayo, sino ako? Base sa inyong karanasan. At ipinakilala, nakita ni Pedro, ipinakilala niya, ikaw po ang Mesiyas. Ikaw ang anak ng Diyos. Maganda. Okay, so proceed tayo. Patuloy ulit na binuksan ni Jesus ang kanyang, kung ano ang kanyang layunin, ano ang kanyang misyon, at kung ano ang dapat niyang pagdaanan. Pero itong si Pedro biglang nagbago at sinabing hindi dapat mangyari yan. Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka. Sa plano. Yan. So tingnan natin kung paano natin to i-apply sa atin pong sitwasyon. Sa inyong sitwasyon. Bakit hindi lumalago ang inyong pagsasama? Inaasahan kasi dapat sabay kayong magmamature. Sabay kayong lalago, kumbaga sa Tagalog. Kasi nga, nakikilala ninyo ang isa't isa. Ang kahinaan maging ang kalakasan. At dapat, mas lalong natutulungan ang isa't isa na mas mag-develop pa. Ngayon, ang tanong ko nga, anong nangyayari? Bakit hindi kayo lumalago pareho? Imbis na maging mature, bakit nagiging immature? Minsan yung alam mong sa sarili mo kasi, di ba, no? Meron kang gusto, pero napipigilan ka. At ang nakakalungkot, yung taong dapat tumutulong sa'yo na mas mag-mature pa, yun yung pumipigil sa'yo para lumago ka. Yun nga lang, minsan nahihirapan kayong i-verbalize. Nahihirapan tayong mag-open up. Kung nung dati, di ba pag boyfriend, girlfriend, di ba dati, lahat kaya niyong pag-usapan, lahat kaya niyong gawin. Lahat gusto niyong sabihin,
At yung support, nando doon, 100%, so supportahan kita. Pero bakit habang tumatagal, tapos pag mag-asawa na, bakit ikaw pa yung nagiging hadlang para mas ma-develop yung partner mo o yung asawa mo? Ikaw pa mismo yung pumipigil. Yung bang karamihan to, no, yung may mararating ka pa. Yung imbis na suportahan ka, moral support man lang, pero pipigilan ka, hindi. Dito ka na lang. Makontento ka na dyan. Dyan ka na lang. Tapos hindi masasabi, kikimkimin na lang. Sasarilinin na lang. Hanggang sa hindi na lang ako magsishare, hindi na lang ako mag-open up. Binabara naman ako eh. Hindi naman ako susuportahan. Ano pang use, ano pang, di ba, silbi nito? At tahimik na lang. Kaya, pareho tuloy, hindi lumago. Hanggang sa nanlalamig na, hanggang sa mauwi sa, di ba, alam nyo, ang mga kwento ng mga naghihiwalay at bakit natutuksong lumapit sa iba, kasi nakakaramdam sila doon ng suporta, nakakaramdam sila doon ng naniniwala sila sa kakayahan mo. Samantalang yung mismong asawa mo, pamilya mo, hindi naniniwala sa'yo. O ayaw maniwala sa'yo. Laging nagdududa. E paano nga mararating? Paano matatapos yung misyon, yung dapat nagawin? Di ba mahirap po yung may ang tawag doon yung over-familiarity o kaya naman nagiging over-protective, possessive, tapos yung controlling, di ba yung minsan sa itsura eh, di ba no, kapag gusto mo mahabang buhok. Pero sasabihin sa'yo, wag yan. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Hindi natuloy yung nagiging natural yung ikaw, di ba? Nagigets niyo ba? Di ba yung may kumokontrol na sa'yo eh. O kaya mayroon ng nagdidikta na kung ano at sino ka dapat. Na malinaw sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong marating? Malinaw sa iyo eh. Eh kung sakali lang po, no? May chance pa, may pagkakataon pa. Katulad ni Jesus, diniretso niya si Pedro. Kasi ang iniisip ni Pedro, makakahadlang sa misyon ni Jesus. Importanteng, sabi po dito, no, mahalaga na makaranas siya ng matinding pagsubok. Mahalaga na pagdaanan niya itong pagtatakwil, itong pagpapako, at pagpatay sa kanya. Mahalaga yun. Wala dapat, kahit sino, ang humadlang nito. Kahit best friend mo pa, kahit kaibigan mo pa, kahit kapamilya mo pa. Kaya tingnan ni Ren, no? Sabi ko nga, kung may pagkakataon pa, gawin mo yung sa tingin mo, mission mo sa mundong ito, gawin mo yung sa tingin mong tama, ipaglaban mo din. Kung sa tingin mo ito'y naaayon sa Diyos, tuloy lang.
Sa konteksto din naman po, no, ilagay ko rin sa isang konteksto. Minsan nagbibidahan po tayo, no? Binibida mo yung kakilala mo at gusto mo, pinaniniwalaan mo. Okay. Suportahan mo. Ipakilala mo yung galing niya nang hindi naninira ng iba. Patunayan mo, pag sinabing magaling siya, ipakita mo kung ano ang galing niya. Hindi yung ngawa lang tayo ng ngawa, kontra lang tayo ng kontra. Yan, magandang salita, no? Kontrahan lang tayo ng kontrahan, wala tuloy tayong mararating yan. Pero sana po ulit, no? Importante, kayo, sa relasyon ninyo, magsuportahan imbis na maging hadlang sa isa't isa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at tilingin ang Kanyang awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasan ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag kanawa ng aming buhay. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngala ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Ang pari at ang mga liminister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagkadikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pauwi
sa balik at to'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na March 1, 2022, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 2, 2022. Karagdagang paalala, pagkatapos po ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna kayo sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwibisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin din po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo, at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay.
buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat. At sundin po natin ang ating mga labura para sa maayos at madisiplinang paglabas ng ating simbahan. Maaari na pong tumayo at lumabas ng ating simbahan ang lahat ng mga nakaupo sa unang grupo. Maaari na rin pong tumayo at lumabas ng ating simbahan ang lahat ng mga nakaupo sa ikalawang grupo.